Hello guys, welcome back to Dato Ambas TV. Ito yung pinag-usapan natin tungkol dito sa Wire Class na yun. No? Maraming nag-chat sa akin, may message lagi. Yung Wire Class daw, sobrang sakit, sobrang higpit, nakaangilo sa ngipin kapag suot nila. Yun nga, kadalasan kapag ganon, ang nangyayari, sobrang sikip, tapos pag sinuot mo, kala mo yung nangingilo na yung pati sumasakit din yung ulo mo sa sobrang higpit. Ibig sabihin, mali yung pagkakagawa nun. Kapag gano'n ang... Kapag suot nyo yung pustiso nyo, tapos may kawit na ganito, mga tawag dyan, C-class eh. Yan. Kapag suot, yan, halimbawa, sinuot mo, ganyan. Tapos, yung pakiramdam ng ngipin na to, is yung nangingilo, nga, yun nga, masakit, mahigpit. Talaga ramdam mo. Ito yung ulo mo, eh, nararamdaman mo na sobra talagang higpit. Eh, mali yun. Maling-mali yun. Kasi nga, pag pinagpatuloy mo yun, masisira itong natural tooth na to. Itong ipin na to, sisirain niya yan. Pati to, yan. Kaya, kadalasan, nagkakaproblema kapag yung technician hindi pa ganun karunong maglagay ng wire. Kasi ang paglalagay ng wire, eh, napaka-importante niyan. Dapat alam mo kung paano ang paglagay niyan. Paglagay, dapat sakto sa undercut ng ipin. Hindi masyadong maikpit yung pagkakalagay. At syempre, dapat hindi rin maluwag. Yung mga iba, may wire class na, pero maluwag pa rin. Oh. Ito, sa case na to, kailangan mo lagyan. Kasi nga, pwede ding hindi, pwede lagyan. Pwedeng oo. Pero sa case na to, in order ni Doc Julius na lagyan. Maganda to. Kaya yun lang, ang payo ko, dapat, magkahanap talaga ng mga maayos na dental technician ng mga dentist. Lalo na dito sa Maynila, maraming mga gumagawa na experience lang. Kaya pag suot mo, ikaw ang kawawa, yung pasyente. Halos hindi mo masuot o ayaw mo nang isuot yung pustiso kasi nga sa sobrang higpit. Ganun din sa flexible. Kapag sobrang higpit ng gawa mo, yung ipin na pag sobrang higpit ng class, itong ipin na to, sisirain niya din eh. Pareha lang sila. Kaya kailangan talaga marunong at sakto yung pag suot mo yung pustiso mo, feel mo yung wala lang, parang at rest ka. Pero pag may nararamdam mo ka mahigpit, talaga sobrang higpit na ako. Pag binawasan naman at lumuwag, ibig sabihin may mali sa gawa nila. Hindi mo mali yon. Ang mali doon ay ang dentista o kaya yung technician na gumawa. Kapag sablay yung technician niya, ayun. Sablay na rin yung gawa ng pustiso. Ayun lang guys. Kapag alam nyong sobrang higpit ng pustiso, ng wire, no? Pa-adjust nyo na kagad. Kapag hindi pa rin maayos pag in-adjust na, kaya ibig sabihin, napunta ka sa maling pagawaan ng pustiso. O minsan, kahit dentist, nagkakamali din. Hindi naman natin masasabi, pero ang paglagay talaga nito ay napaka-importante, lalo na sa ngipin, natural tooth. Yun lang guys. Thanks for watching. Bye-bye.